hindi po maganda sa mga newly propagated na diligan sila or basain yung kanilang mga dahon dahil po Hello mga bay, this is Bay J and welcome to my channel. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito pala ako sa aming garden. Medyo mainit na mga bay. Pinapawisan na ng konti. So kasing init po ng pag-usapan natin ngayon yung sikat na halaman tulad ng mayana. So pag-usapan po natin kung paano po ang tamang pagdidilig ng bagong propagate na mayana at yung stable na mga mayana. Pero bago yan, shoutout muna kay Ming Ferrer, Bicolano Warainon, kay Grizzlyn23 at kay RJ Manipon. So shoutout po sa inyo at sa mga subscriber ko at mga viewers dyan. Shoutout po at maraming salamat din po sa panonood. So ngayon po ay pag-usapan po natin kung paano ang ginagawa kong pagdidilig ng aming mga halaman dito sa aming garden. So meron po kaming mayana dito na exposed po sa araw mula 8 a.m. hanggang 3 p.m. So, dalawang beses ko po silang dinidiligan, umaga at saka hapon. Dahil exposed po sila sa araw, mabilis mag-evaporate yung kanyang lupa at mas mabilis din matuyo yung kanyang soil. At sa tuwing ako po ay magdidilig nito, binabasa ko rin po yung kanilang mga dahon para mas madali po silang makabawi at hindi po sila madidehydrate. At dito naman po, yan. So meron din po kaming mga mayana dito sa shaded area. So nasa bright area lang sila. Hanggang dito po, hindi po sila maiinitan. Yan. At yung ginagawa ko pong pagdidilig nito, isang beses lang po. Kasi nasa shaded area sila, hindi po madaling mag-evaporate yung kanyang lupa. At mas mabagal din po matuyo. So yun po yung ginagawa ko rito. Yan. So meron din dito mga bay na nasa shaded area lang. Kung ako rin po ay magdidilig nito, yung nasa shaded area, hindi ko po binabasa yung kanyang mga dahon. Unlike po dito sa direktang nasisikatan ng araw, yun po yung ginagawa ko rito kasi para po sa akin, mas lalo pong dadami yung mga uod kapag binabasa yung mga dahon. Kagaya nito mga bay, oh, merong uod, marami tayo nakikitang uod. Yan, so uod yan. At nandun pa mga bay, meron ding uod. Yan. Kasi mga bay, base po sa experience ko, yung mga uod ay gustong gusto po nila ng basang dahon. Yan. So gusto rin nila na ito manirahan sa shaded area. Kaya yun po yung ginagawa ko. Unlike po dito, yung dito sa direktang nasisikatan ng araw, siguro sa aking palagay, yung mga uod ay naiinitan sa sikat ng araw. Yan. Kasi madalang lang po tayong makakita ng uod dito. Halos wala tayong makikita. Kung meron man po ay bibihira lang. Yan, kaya binabasa ko yung mga dahon dito dahil ganun po yung nakikita ko sa exposed po sa araw. So yun po ang ginagawa kong pagdidilig ng mga mayana na nasa exposed po sa araw at saka dito po sa shaded area. Dito na naman tayo sa newly propagated na mga mayana. So ito po yung mga mayana ko na napropagate mga bay. Meron din po akong video nito. Itong dalawa. Yan. So wala pa po itong ugat. Yan. At saka ito, meron po siyang ugat. So doon ko po siya kinuha. Yan. 5 days na po ito. So yung soil niya mga bay, basa pa. Yan oh. Basa pa. Kaya hindi ko ito dedidigan ngayon. Yan. Kasi ito talaga yung pamamaraan. Kapag basa pa ang lupa, hindi ko pa talaga siya didiligan. Pero ngayon, idedemo ko sa inyo kung paano ko magdilig ng mga bagong propagate na mga mayana. Yan. So hindi natin ito didiligan mga bay kasi
ano, basa pa itong soil. So ito lang yung gagamitin natin sa pagde-demo. Halimbawa, ito yung bagong propagate natin ng mayana. Tuyo na yung lupa nito. Yan. So gagamit ako ng ganito, may improvise ano ako mga bay na pandilig yan. Binutasan ko ito ng soldering iron. Kapag ako ay magdidilig ng bagong propagate, yan, ganyan lang po. Yan. Binabasa ko lang po yung ano, buong lupa. Hindi ko po hahayaan na matapon yung tubig dito na dinidilig ko. Yung tama lang po yung dinidilig ko sa aking mga newly propagate na mga mayana. Yun po. At saka meron din pong nagtanong kung pwede ba na diligan yung mga dahon ng ating newly propagated na mga mayana. So ito po, so para po sa akin, hindi po maganda sa mga newly propagated na diligan sila or basain yung kanilang mga dahon dahil po nasa shaded area po sila. Kaya po may tendency din po na mas prone po sila sa uod. So yung mga uod po ay gustong gusto po na tumira lalo na pag malamig na lugar or shaded area. So kung nakikita niyo mga bay 5 days na to pero wala pong uod na nakatira. So yun po yung ginagawa ko sa newly propagated na mga mayana. So itong mayana ko mga bay ay 5 days na to. So medyo nakaano na sila, nakatindig. Pero maya-maya yung mga dahon nila ay malalanta, medyo malalanta mga bay. So huwag kayong ma-panic niyan. Baka kapag ganun ang nangyari, kapag nakita nyo yung mayana ninyo na nalanta, baka buhusan na naman nyo naman ng tubig kasi akala nyo namamatay yung mayana. So huwag nyo pong buhusan ng tubig habang basa pa po yung kanyang lupa. Kasi yun po yung dahilan na masisira or malalata yung kanyang stem. So doon, yung dulo ng kanyang stem, malalata dahil binuhusan nyo ng tubig kahit basa pa yung lupa. Yun lang po sa araw na to. Sana po ay nakapagbigay ako ng mas malinaw na pamamaraan para sa newly propagated at sa stable na mga mayana kung paano po ang tamang pagdidilig. So sana po ay nasiyahan kayo sa araw na to at nakapagbigay ako ng kunting kaalaman para sa inyo. At alagaan po natin palagi ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bay J. Bye-bye!